Hello mga beshies! Legit na pautangan pa rin ba ang hanap mo? Kung oo, abay ang video na ito ay para sa'yo. So here nga mga beshies, pwede tayong makautang 5,000 hanggang 500,000 pesos. At pwede nga nating bayaran ng 6 hanggang 10 months. And napakahaba nga po yung in-offer na loan terms at napakabilis nga din po yung pag-process nito ng ating loan application. At isa din talaga ito sa mapagkakatiwalaan na pwede nating mautangan online. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na ako ay namimigay ng brand new cellphone every 25th of the month? At para lang kayo ay makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, mag-comment kung ano yung napanood mo sa video na ito, at i-like nga yung ating video at huwag kalimutan na mag-subscribe para nga din maging updated ka sa mga susunod na utang serye na ipapalabas natin dito. O siya! Balikan natin itong isang pautangan online na kung saan pwede tayong makautang ng 5,000 hanggang 500,000 pesos. Ito nga po ay ang AHCOM or AECOM Consumer Finance. Natutuwa talaga ako dito mga beshies dahil napakaganda itong klaseng loan na in-offer ng pautangan na ito at pwede nga rin po tayong makapag-apply online lang. Turo ko sa inyo kung paano tayo makapag-apply online, kung ano nga ba yung mga qualifications and requirements pa yung possible na magiging interest at yung amount. For example, tayo ay uutang ng 15,000 pesos na payable within 10 months. Meron nga lang po itong finance charge na 1,000 na processing fee and 500 lending fee na one-time payment only. At meron nga din po itong interest na 4.988%. For example, yung 15,000 principal balance, meron itong principal na 1,193.22 pesos, interest na 748.25 pesos, bali ang monthly amortization nga lang po ay 1,941.47 pesos. At kapag ang principal balance naman ay 30,806.75. Ang principal balance nga po ay 1,252.74. Meron itong interest na 688.73. Meron nga lang po itong amount or monthly amortization na 1,941.47 pesos. At kapag ang principal balance nga po ay 12,544.04, meron nga rin po itong principal na 1,315.23 at interest na 626.24 at amount ay 1,941.47. At ganun pa rin po yung mga computation or yung sample computation sa mga susunod na amount. At kung makikita nga po natin dito sa balance or dito sa principal, 15,000 pesos, ang interest lang doon sa 15,000 pesos ay merong 4,414.68 pesos kasi nga po, 10 months natin ito babayaran kaya ang total lahat ng babayaran natin doon sa 15,000 na ating utangin ay 19,414.68 pesos. Kaya mas hamang naman na mas maganda ito utangan kaysa doon sa iba't ibang mga OLAS or yung mga loan shark na nagsisilabas sa Google Play Store at sa App Store. Mas hamang naman na mas maganda itong AHCOM or itong klaseng loan na in-offer ng AHCOM at napaka-legit pa, napakalaki yung pwede nating mautang at napakahaba yung loan terms na ino-offer. Gaya nung sabi ko kanina, pwede nga po tayong umutang ng 5,000 hanggang 500,000 pesos na pwede nating bayaran ng 6 months hanggang 10 months na loan terms. At yung interest nga din po ay napaka-competitive rin naman dahil 4.988% per month lang. So, para nga tayo ay makautang dito, doon po yung qualifications na kailangan yung tandaan. Dapat po Filipino at yung edad ay 21 to 65 years old. Working tenure at least 3 months, at least 10,000 yung net pay or above. Okay na okay ito utangan kasi hindi po nagre-require ng malaking sahod kasi 10,000 lang yung net pay, pwedeng-pwede na po tayong makautang. Dito nga din po mga beshies, dapat po meron tayong workplace phone, merong active personal phone number. At para nga tayo ay makautang, kailangan meron tayong requirements na maipapakita. At para nga po sa mga employees, dapat meron tayong isang valid government ID. Yung valid government ID na tinatanggap ay yung PhilSys, ID, SS, GSIS, yung UMID, passport, yung driver's license, postal ID, yung voter's ID, ERC, at NBI clearance.
At maliban nga po sa valid government ID, dapat meron po tayong maipakita na proof of employment. At dito nga po sa proof of employment, mamimili nga lang po tayo kung ano yung meron sa atin. Pwede yung original certificate of employment within 3 months or pwede rin po yung latest payslip issued within 2 months at yung BIR 2316. Dapat meron po tayong proof of TIN or SSS, yung TIN card, yung SSS card, or recent BIR 2316, yung company ID or payslip. No need for proof of TIN SSS if you already have it in the other requirements such as government or proof of employment. At para nga tayo ay makautang dito, you can visit in person at any ACOM location near you, pwede sa mga booth and branches, at pwede rin po tayong mag-apply via online. So para nga tayo ay makapag-apply online, ilalagay ko na lang din po yung link sa description below, at syempre, meron din po akong ilalagay na other option na pwede nating mautangan kung halimbawa hindi naman po kayo makapasa or hindi po ma-aprubahan ng inyong loan application dito nga po sa ACOM. So ngayon, sabi ko kanina, para nga po tayo ay makapag-apply sa ACOM online, kailangan lang po natin i-prepare yung mga requirements, yung government ID, yung employment proof, and yung TIN proof. At once na na-i-prepare mo na yung mga requirements, i-click nyo nga lang po yung link na makikita sa description below. Ikutan lang po natin yung mga impormasyon na kinakailangan. At halimbawa po, na-submit yung inyong loan application, mag-aantay lang po kayo ng tawag or SMS galing po sa ACOM kung ano nga po yung status ng inyong loan application, at halimbawa nga po na-aprubahan ng pwede nga po ma-deposit yung loan proceeds sa inyong bank account, pwede rin po sa GCash, sa Maya, or pwede nyo rin pong makuha yung loan proceeds sa LBC. Kaya napakaganda din po talaga itong klaseng loan nga po na in-offer ng ACOM, kasi kung sakali na wala kang bank account, wala kang GCash account, wala kang Maya account, pwede mong makuha yung loan proceeds sa LBC. At pwede nga din po nating bayaran yung ating possible na monthly amortization sa Bayad Center, pwede rin po sa GCash, pwede sa Maya via Bills Then Loans, Click 7-Eleven app or the Click Kiosk at 7-Eleven stores. Kaya naman kung ikaw ay interested at naghahanap ka talaga ng legit na pwedeng mautangan online, abay go ka na sa link na makikita sa description below nga, at pwede mo i-click yung link na yan para may explore itong klaseng loan na ino-offer ng ACOM. At kung sakali nga po na ikaw ay naghahanap pa ng ibang option na pwedeng mautangan online, halimbawa na declined yung loan application mo sa mga bank loan at sa mga ibang mga legit na pwedeng mautangan online, meron din po akong nilagay na link na makikita nyo sa comment section na ibang option na pwedeng mautangan online. Pero disclaimer nga lang po, hindi po ako binayaran para i-endorse sa inyo. Based lang po ito sa sarili kong experience as a user, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan or hindi. Mas maganda na kung gusto nyo humutang doon sa ibang option na nakalagay nga po sa comment section yung mga link, ay gumawa na lang din po tayo ng sarili nating research. Maari po kasi na maganda yung experience ko, pero meron yung mga iba na hindi maganda ang kanilang experience. So sa akin naman po kasi, kapag ako'y umuutang, ay nagbabayad po ako on or before yung due date, kaya hindi po ako nakaka-experience ng hindi maganda dahil sa iba't ibang mga pautangan online na sinubukan ko na utangan. So yun lang, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Thank you at see you on my next video. Bye-bye!